first of all, meron tayong foundation. So, hulma siya sa foundation ng skin tone ni Mamshi. So, I'm gonna use a pressed powder and then a synthetic brush. Okay. So, tap. So, ang pinaka-importante pag nagpa-foundation ka is kailangan mong i-swirl ng ganyan para lumapat siya sa niya, para hindi siya parang nakalutang lang sa ano niya, sa mukha niya. Okay, so, when okay. It comes, kailangan mong i-buff yung powder para mag-activate siya. Wow, para kasi it's... Kasi ang kapal tignan pag hindi mo ginabuff. So, dapat circular yung pag-apply niya para ma-activate. Definitely. So, circular lang siya. Tapos, okay. Yung sama mo, kailangan mong iganyan. So, circular siya para maganda yung lapat. Parang airbrush yung effect. Gets! Yung pala yun. Sabi ko, ba't ganun? Ba't yung akin mo ang tinapat? Oh, kasi yung buffer ko dati, ginaganon ko lang pataas. Ganun pala, circular. Ayan na nga. Parang nakikita ko na ang freshness ni Inay. Definitely. A lot of people don't do that. So, kailangan mo talaga. And a little goes a long way too. So, pagkatapos mo i-circular, syempre, pagkatapos mo here, kailangan pantay lahat. And a lot of people, hindi nila nilalagay sa leeg. So, parang yung ano, nag-stop lang dito. True. So, it's really important. Sa litrato, kitang-kita. Lalo na kapag may flash. Para pantay lahat, mama. True. So, ganyan. So, syempre, fresh lang. As you can see, it only took 2 minutes. So, parang even lang yung skin tone ni Mamshi. Parang nawala yung redness and everything. Uh-oh. So, after that, this is one of my favorite as a client. Kasi lahat nandito na. Ano yan? Anastasia bronzer, ba yan? Hindi, may bronzer ka na, meron ka ng highlight, tas may blush ka na. Sandali Kylie na ba na yan na. O ano? Hindi, Nikita Dragon. Maganda siya. Ay, kasi maganda? Mo... Talaga, sige na, supportahan ko na siya. Charot. Sige. Oh, yes. Nandito na yung bronzer, blush, tsaka highlight. Maganda yung highlighter. So, All-in-one. So, ang gagawin natin is bronzer muna. Mm-hmm. Kasi ina-in ngayon yung trending na no makeup, pero parang galing ka lang beach. Oh, you know, parang... Yung mukhang may time kang mag-beach. May time ka mag-imported na summer. Saint-Tropez look, maite. Go, mama! Mama Roy, contour mo na si Inay. Okay, so... Para makita ng ating mga viewer. Ang pinaka-placement, ang importante ng contour is para siyang treating ka dito. So, ang gagawin natin is simula dito, ang brush na gagamitin ko is dual-ended rin. Para, as a busy mom, para hindi ka na maraming brush na dadalin. Galing yung mga tips niya. Isang palette, all-in-one, brush, all-in-one. Favorite ni Heart Evangelista na brush, sa Sephora. Napanood ko kasi yung YouTube niya. She's raving about this. Oh! So, gagawin natin siya si Heart Evangelista rin. Mas pa, diba? Go! So, ang gagawin natin is ang perimeter here kasi ito yung nag-hit ng sun eh. So, dito tayo maglalagay una sa forehead and I'm just stamping it. So, as you can see, parang ini-stamp ko lang siya tapos buff ulit para hindi lumulutang sa para mag-disappear sa mukha niya. So, pagkatapos niyan, para maging humpak yung cheeks niya, dito siya. Tingin tayo dito. So, pagkatapos niyan, i-buff mo lang siya. Huwag kayong matakot kasi yung mga kulay, pag binabuff mo, nagiging shadow. So, kasi minsan, nai-intimidate lahat ng tao pag ang dark. Ganda! Oo, humay cheekbones agad si Inay. Diba? So, as you can see, tingin ka dito. So, what you do on your left, kailangan ipantay mo rin sa right. Pantay ganda sila. So, as you can see, buff ulit para nag-disappear siya para pag na shadow lang. Tapos after niyan, Roy, ano yung next mo? Pasensya kasi last 3 minutes. Ayan, Niyan is blush para at least, hinahalo mo yung blush. Kasi same brush. Kasi double-ended siya, diba? So, ang ginawa ko naman, dito yung contour, dito naman yung blush. Ah, gotcha. Okay. So, I'll have her smile, parang apple of cheeks. So, ganyan lang. Pak! Diba? Oo nga, ang ganda. Pwede na rumampa si ano oras ba sa San Francisco ngayon? Alas 9, mamaya nga magkakaroke kami. Ah, yun pala. Oo, maganda pa rin yan sa gabi. Alright, so napaka-simple. How do you finish the lips?
So ang lip gloss is sobrang importante sa akin kasi parang nakaka-fresh siyang tignan. And syempre natural yung looking kailangan. So I'm using this. And ang maganda dito sa lip gloss na to is na hydrating siya at hindi siya malagkit. Ayoko kasi pag malagkit yung ano, yung lip gloss, hindi siya nakaka... Oh, okay. So, dapat, ano, hydrating lip gloss. And ito na lang, sobrang ganda naman ni best friend inay mo. Ayan ang finished look. Imagine mo, 5 minuto lang yan. Roy, ano yung tips mo na lang before we let you go, no, sa mga mommy na hindi nakalimutan ng mag-ayos? I would say na parang take this time na parang mag-research kayo kasi it comes down kung yung skin type mo eh. Sometimes oily yung skin mo, sometimes dry yung skin mo. Pag mali yung makeup nilalagay mo sa mukha mo, sayang. So alam mo, kung feeling mo oily ka, so stick to oily skin formula makeup. Or kung dry skin ka, stick to dry skin formula. Kasi trust me, I've done it before. Pag mali yung formula, sayang lang. Kasi makikita mo para magbabalat ka. Mm-hmm. Kasi ako, oily ako eh. So I use oily skin formula para flawless tignan. Mm-hmm. Dapat mang best friend ka muna ng makeup artist para makapag-testing. Talaga ni Inay eh. Oh, dapat ganyan. Si kasi ang hirap nung ikaw lang mag-isa. Usually kasi pag inay ka, depende sa kung ano yung hormonal fluctuation mo eh. Kung magiging oily or dry. Kaya oh, may iba akong friends may makapasuspense yung nanay eh. Diba? Ay ngayon, ano ako, dry ngayon, oily. Tapos ngayon, nagbe-break out. Pero Roy, before we ask where we can book you for our Inays all over California and the United States, what are the must-have makeups lang? 3 na masasabi mo the mom has to have in her bag. I would say yung mga ginamit ko kay Ma'am Shi, like you know, yung sunblock na may foundation para all-in-one. And then I would say lip tint, kasi yung lip tint pwede mo maging cheek tint rin. And eyebrows.